31 ng Oktubre, Huwebes ng 30th sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Dumating ang ilang Pariseo at binalaan si Jesus. Umalis ka rito at pumunta sa ibang lugar. Gusto kang ipapatay ni Herodes. Sinabi naman ni Jesus, puntahan niyo ang musang na iyon at sabihin sa kanya, ngayon at bukas ay nagpapalayas ako ng mga demonyo at nagpapagaling at nasa 3rd ang katapusan ko. Ngunit dapat akong maglakad ngayon, bukas at sa susunod na araw sapagkat hindi bagay na mamatay sa labas ng Jerusalem ang isang propeta. Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga sinugo sa iyo. Gaano kadalas kong ginustong tipunin ang iyong mga anak gaya ng pagyup-yup ng inahin sa kanyang mga sisiw. Pero tumanggi ka nga, ngayon, may iwan sa inyo ang inyong bahay. Sinasabi ko nga sa inyo na hindi niyo na ako makikita hanggang di sumasapit ang panahon na sabihin niyong mapalad ang dumating sa ngalan ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, gaano kadalas kong ginustong tipunin ang iyong mga anak gaya ng pagyup-yup ng inahin sa kanyang mga sisiw, pero tumanggi ka nga. Nanangis si Jesus. Nalungkot at nagluksa dahil sa katigasan ng puso ng mga Hudyong sinasagisag ng Jerusalem, ang lungsod ni Haring David at sentro ng pambansang pagsamba. Pagtangis ito na katumbas ng kanyang pagmamahal at pagnanais na makasama ang mga Hudyo sa pagtitipon ng sangkatauhan sa buhay ng Diyos. Mababakas sa kalungkutang ito ang malalim na pagnanais na makasama ang lahat sa kaluwalhatian ng banal na isang tatlo. Pero sila na ang umayaw mula pa nang ipadala ang mga propeta. Hindi nila pinakinggan ang paulit-ulit na imbitasyong lumapit sa Diyos at pinatay pa ang mga tagahatid ng paanyaya. Hindi sila pipilitin, malayang magpapasya ang lahat, pero may kahinatnan ang lahat ng desisyon. May resulta ang bawat pagkilos. Para bang pinili na rin nila ang kalalagyan nila? Magpapatuloy si Jesus sa pagsunod niya sa kalooban ng Ama. Magpapatuloy siyang isakatuparan ang sukdulan ng kanyang pagbibigay buhay. Saliwa na sa plano ng kaligtasan ang kanilang magiging panalangin dahil hindi nila kinilala ang Diyos sa kanyang pagbisita. Pagsasagawa, sanhi din kaya tayo ng kalungkutan ng Diyos? Tanungin natin ang ating mga sarili. Ano kaya ang dapat mabago para mapawi natin ang hinagpis ng Panginoon?